Magandang araw po sa inyo ngayon. It's Sunday today. A blessed Sunday to all of you. Forget to greet your beloved or loved ones. A blessed Sunday. Bless them by greeting a blessed Sunday. And please do not forget to go to Mass, attend the Mass, and also, most importantly, take the communion. Ito pa rin po ako sa Philippine Women's University's Chapel. Bibigay sa inyo ng pag-ibilay po natin para sa Pinto. We read our Gospel. Our Gospel is taken from St. John. The Jews murmured about Jesus because he said, "I am the bread that came down from heaven." And they said, "Is this not Jesus, the son of Joseph? Do we not know his father and mother? Then how can he say, 'I have come down from heaven'?" Jesus answered and said to them, "Stop murmuring among yourselves. No one can come to me unless the Father who sent me draw him, and I will raise him on the last day. It is written in the prophets, 'They shall all be taught by God.' Everyone who listens to my Father and learns from him comes to me. Not that anyone has seen the Father, except the one who is from God. He has seen the Father. Amen, amen, I say to you, whoever believes has eternal life. I am the bread of life. Your ancestors ate the manna in the desert, but they died. This is the bread that comes down from heaven, so that one may eat it and not die. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. And the bread that I will give is my flesh for the life of the world." The Gospel of the Lord. We have a very beautiful narration of our Gospel today that will teach us a certain lesson. We heard here that some Jews were murmuring about Jesus, about what Jesus said and what they heard about Jesus. As Jesus said, "I am the bread that came down from heaven." Yung mga Hudyo, nagbubulong-bulungan at nagtatanong. Ang tanong nila, hindi ba anak siya ni Jose? Hindi ba kilala natin ang kanyang ama at ina? How can we say that he has come down from heaven? Kita natin, napakinggan natin yung bulong-bulungan ng mga Hudyo, bulong-bulungan na akala mo kilala-kilala na nila si Jesus, bulong-bulungan na akala mo umustihan nila si Jesus, kilala nila ng lubos, maaring kilala nila ang kanyang mama, maaring kilala nila si Maria. Pero ibig sabihin, kilala mo ang magulang, kilala mo na ng buo ang isang tao. Tayo, no? Kahit naman sa Pilipinas, nakikilala natin ang isang tao sa mga magulang. Diba? Ay, anak yan nung may bakery sa kanto. Anak yan mo kung merong tahian. Alala mo nun, no? Isang beses, sumakay ako ng isang grabe. At sa hindi ko inaasahan, yung driver ng grab ay dati pala nakatira doon sa lugar kung saan ako lumaki. Kasi nagpahatid ako doon sa dati naming subdivision. At nasabi niya na doon daw siya nakatira doon. At tinanong niya kung kanino akong anak.
Or you see, tinanong kong magulang, tinanong yung magulang ko, at doon kasi natin nakukonekta kung kilala natin yung isang tao sa pamamagitan ng ating mga magulang. Alam niyo po, hindi ako panalabas ng bahay noon. Kaya kahit nung nasabi ko yung pangalan ng mama ko at papa ko, ang dahil kilala sila sa lugar namin, dahil kami ay mayroong tahi at doon, nagtataka yung drivers na, may anak pala siya. At yung alay anak ng lalaki, na ikaw pala yun. Kasi hindi niya ako kilala. Kahit kilala niya yung magulang ko. At minsan, ganito rin tayo. Kung minsan akala natin, kilala natin ang isang tao, dahil lang alam natin ang pangalan, alam natin ang lugar na pinaglakihan, alam natin ang pinag-aralan, pero hindi naman ang lugar, pinunan mo ang isang. Kaya, hindi nga tayo pwede yung isgar ang takbo, base lang sa pagkakaalam natin sa kanya. Kasi, para makilala mo ang isang tao, kailangan meron kang bugtayan, kailangan meron kang relasyon, kailangan meron kang karanasan sa tao bago mo siya makilala ng lubos. Si Jesus, pinagulong-gulungan at hindi pinaniwalaan, siya ang pinapay na nagbibigay buhay. Bakit? Dahil kilala na mga Hudyo ang kanyang mga magulang at doon sila nagbase sa kanilang pagkakapilay ng Pilipinas. Nakaranas ka na ba ng mahusgahan? Nakaranas ka na ba ng paggulong-gulungan? Kwento mo ba? Sok marinig. At naman, ito rin yung hamon sa akin. Iwasan at mahusgahan ng tao pag hindi natin kinala ang lubos. Amen.